What's up guys? Welcome back sa episode ng Opaog TV. Marahil alam na natin na malaki ang kinikita ng mga sikat na YouTuber sa Pilipinas, na kung saan ang iba ay natupad ang pangarap nila na magkaroon at maipatayo ang sarili nilang bahay kasama ang kanilang pamilya. Sa episode natin ngayon ay pag-uusapan natin ang limang Pinoy YouTuber na nakapagpundar at nakapagpatayo ng sarili nilang dream house dahil sa pagiging YouTuber, na sana ay kapulutan nyo ng inspirasyon. Pero bago yan, para maging updated ka sa mga latest video natin, ay pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga interesting topics natin. Simulan na natin! Number 5, Lloyd Cafe Cadena. Nagsimulang sumikat si Lloyd Cadena sa social media sa pagpo-post niya ng mga nakakatuwang memes. At alam niyo ba na ang YouTube vlogger na ito ay graduate ng financial management sa Colegio de San Juan Letran? Hindi lang yan, dahil isa din siyang radio DJ talent at author na kilala bilang Queen LC. Nagsimula naman siyang maging YouTuber noong June 2009. Dahil sa pagiging YouTuber ni Lloyd Cadena ay nakapagpatayo siya ng bahay na may lawak na 221 square meters sa isang subdivision. At nakabili din siya ng sasakyan. Ang bahay niya ay naglalaman ng 4 na kwarto, 3 bathrooms, kitchen, laundry area, at sala. Meron itong malawak na espasyo para sa kanilang garden. Dahil base kay Lloyd, gusto ng nanay niya na magkaroon ng garden. Dahil na din mahilig ang nanay niya sa pagtatanim. Bukod pa dyan ay mayroon itong balcony na kung saan masarap tumambay at mag-relax. Base sa Social Blade, kumikita si Lloyd Cadena ng halos 200,000 pesos sa bawat channel niya, kung saan ay may 2 siyang channel. Number 4, Alodia Goseng Fiao. Unang nakilala si Alodia sa pagiging model, cosplayer, at ang pagsali niya sa isang reality TV show na PBB. Bukod sa hilig niyang mag-cosplay, ay isa din siyang streamer dahil mahilig din siya maglaro ng mga video games. Dahil sa kanyang pagiging model, streamer, at YouTube vlogger, ay nakapagpatayo siya ng bahay na kung saan ay may mataas na ceiling. Sa loob ng bahay niya ay mayroong gaming room, streaming room, editing room, kwarto para sa kanyang mga employees, at syempre ang sarili niyang kwarto na kung saan ay mayroong ding computer set dahil dito din siya minsan nag-i-stream. Talagang hindi mo maipagkakaila na mahilig talaga sa video games ang streamer na ito. Base pa sa kanya ay gusto niya pang i-renovate at dagdagan ng gaming room ang bahay niya. Mapapasana all na lang talaga ang mga gamer na katulad ni Alodia dahil sa dami ng kanyang gaming console. Bukod pa dyan, ang bahay niya ay mayroon ding pool area, jacuzzi area, at bar and grill. Number 3, Jamil. Ang YouTube couple na ito na nagngangalang Camille Trinidad at Jayza Manabat ay nagsimulang maging YouTube sensation noong 2017. Sila ay naging milyonaryo sa loob lamang ng 3 taon sa edad na 20 years old. Dahil sa kanilang pagiging YouTuber ay nakabili na sila ng kanilang mga pinapangarap na sasakyan at syempre ang kanilang mansion na nagkakahalaga ng 20 million pesos na si Camille mismo ang naging interior designer. Mayroon itong napakagandang chandelier kung saan nakakabit sa mataas na ceiling at mga glass window. Ang kanilang mansion na kung tawagin nila na Jamansion ay naglalaman ng editing room, mga kwarto para sa kapatid ni Camille at master's bedroom para sa couple na kung saan ay may walk-in closet para sa sapatos at bag collection ng 2. Mayroon din itong malawak na kitchen at dining table kung saan ay pinakabitan ni Camille ng isang smart TV. Dahil base sa kanya, ay mahilig siya manood ng TV habang kumakain.
ang kanilang YouTube channel ay kasalukuyang mayroong 10 million subscribers. Number 2, Kong TV. Si Lincoln Velasquez, na mas kilala bilang Kong, ay nagsimulang mag-upload ng video sa YouTube noong 2008, kung saan ay gumawa siya ng isang song parody video ng Silent Sanctuary. Base kay Kong, ay trip-trip niya lang daw talaga na mag-upload sa YouTube. Hanggang sa noong 2015, ay naisip niya na pwede palang mag-enjoy habang kumikita dito. Dahil sa mga makalokohan at nakakatuwang video ni Kong, ay nagkaroon siya ng mahigit 5.6 million subscribers na dahilan din kung bakit nakapagpatayo siya ng tinatawag niyang Payamansion dahil sa kinikita niya sa YouTube. Naglalaman ito ng mga kwarto para sa kanyang pamilya. At syempre, ang kwarto niya kasama ang kanyang girlfriend na si V. Cortez na isa ding YouTube vlogger. Dahil sa YouTube ay nakapagpatayo na din siya ng sarili niyang business. Bukod sa pagiging YouTuber ay mayroon ding siyang banda na tinatawag na Call N. Number 1, Chooks TV. Si Edgar Dumali, na mas kilala bilang Chooks, ay nakatira sa Coronadal, South Cotabato. Kasama ang kanyang mga anak at asawa. Unang sumikat si Chooks sa pagla-livestream niya sa Facebook ng isang sikat na mobile game sa Pilipinas, ang Mobile Legends. Nagsimula naman siyang mag-upload sa YouTube noong 2018 at sa loob lamang ng 2 taon ay nakapagpatayo na siya ng dream house nila sa edad na 30 years old. Talagang nakakamanghang isipin na sa paglalaro lang niya ng Mobile Legends ay nakapagpatayo siya ng malamansyon na bahay na idinisenyo ng B-Art Design. Pagpasok mo sa bahay ni Chooks ay makikita mo ang sala at ang napakagandang kitchen. Naglalaman din ito ng isang master's bedroom, kwarto para sa kanyang mga anak, isang maid's room at isang kwarto para sa mga bisita. At syempre, hindi mawawala ang kanyang gaming room. Base sa kanya ay hindi 100% ang itsura ng ginawang interior design video ng B-Art dahil sa hindi available ang ibang materyales sa kanilang probinsya. Mayroon din itong espasyo para sa kanilang garden at garahe. Talaga namang mai-inspire ka na lang sa mga bahay ng YouTuber na naitampok natin. Sino sa limang YouTuber ang madalas mong pinapanood? At alin ang bahay na pinaka nagustuhan mo? I-comment mo na below. At kung nagustuhan mo ang ating episode ngayon, ay pindutin mo na ang like button. Maraming salamat mga Kaopaw TV.